Okay, another topic that we're going to have is taxonomy. Now, sir, ano po ba si taxonomy? Taxonomy is a branch of science that focuses on naming and classifying and also grouping organisms. Okay? So, ito daw yung taxonomy is a branch of science na naka-focus lang siya sa pag-name, pag-classify at pag-group ng organisms. Okay, now, let us define taxonomy. Okay, yung taxonomy, guys, it was presented by a scientist called Carolus Linnaeus. He is considered as the father of modern taxonomy. Siya yung unang nagka-interest kung paano ika-classify yung mga animals. Okay? So, ito si Carolus Linnaeus. Isa sa mga ginawa niya is yung hierarchical taxonomic system. Okay, isa pa sa mga contribution niya yung binomial nomenclature or yung simpleng tinatawag nating scientific name. Okay, so yan si Carolus Linnaeus, siya yung kinoconsider ng father of modern taxonomy. Okay. Sir, paano ba nagsimula yung interest niya? Okay. First, there are 4,000 species of plant, animals, and shell na classify niya. Ibig sabihin, grinupo niya. Okay? So, out of that, he was able to create a sistema nature or tinatawag natin na nature system kung paano papangalanan yung mga animals. Kung paano sila ika-classify, kung para ba sila dito, para dyan. Before kasi ang classification lang guys ng mga organism is plant and animals lang. Okay? Then because of there are different organisms, kailangan na ng system. Ito nga yung ginawa niyang libro. Okay, so yung mga series na yon dahil dumadami ng dumadami yung kanyang nadidiskubre. So nagkaroon ng series yung kanyang book. Okay. So, based sa kanyang ginawa, there are 4,400 species ng animals na pinangalanan niya. Okay, 4,400. And there are about sa plants or flora, this is fauna. Sa fauna, meron siyang 4,400 na niname na animals using his nomenclature. And there are about 7,000 plus organisms for flora or the plants. Okay? Siya rin yung gumawa, guys, ng binomial system or tinatawag nating binomial nomenclature, okay, of a classification to organize and classify living organisms. Ito yung tinatawag nating scientific name. Okay, scientific name is a Latin language and are italicized. So, dito, kinukuha natin yung scientific name through the genus and species. Okay? So, ang genus is written in capital letter followed by species in small letter and they are italicized. Ibig sabihin, nakatagilid. Okay, for example, we have this one. Canis familiaris. Okay? Canis familiaris is the scientific name for dog. And Felis catus is the scientific name for cat. Okay, so let us have this one. According sa kanyang taxonomic rank, it starts with what you call the domain. Domain daw yung pinakamataas. Okay, domain. For example, domain eukarya. Eukarya or eukaryotic means true cells. So, merong mga true cells tong mga to. Next, kay domain is the kingdom. Okay, next sa kanyang ranking is kingdom. So, we have animal kingdom and the plant kingdom. So, this is human and this is sunflower. So, ganun niya daw kinakategorize or kinaklasify ang isang organism. Next is phylum. Phylum Chordata, phylum Magnoliophyta. Okay, next is class. Class Mammalia, class Magnoliosapida. Next is order, primate and Asterales. Then, family is Hominidae, Asteraceae. Next, genus. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina kung paano kayo na-classify yung kanyang binomial nomenclature through genus
which is Homo and Helianthus. Last is the species. Sapiens for human, sunflower is Anus. Okay, now. So, ang human, ang kanyang scientific name based on Homo sapiens. Next is, ang sunflower, ang scientific name niya is Helianthus anus. Or ang common name is human, common name is sunflower. So, ito yung mga iba pang example guys na pwede nyo ngayon. Basta tandaan nyo lang, domain, pinakamataas, kingdom, phylum, class, order, family, genus, and species. Okay? So, ito yung mga category. Alam nyo na yung sa cat, tsaka sa dog, o dun tayo sa bangus, sa isda. Kingdom Animalia, phylum Chordata, class Actinopterygii, order Gonorrhiformes, family Canidae, genus Canus, species Canus. So ang scientific name niya is Canus Canus. Okay? Sa bangus. Sa wolf naman, we have Canis lupus. Okay? May mapapansin kayo diyan. Ang genus ng dog tsaka ng wolf is Canis. Okay, Canis. Pareha sila, sir. Oh. Pareha sila ng halos lahat. Phylum, class, order, family, genus. Kasi, ang dog tsaka wolf, they belong to the family of Canidae. Okay, they belong to the same family. Ano, ito naman tayo. Sa lion. Ano namang napapansin nyo? Ang scientific name niya is Panthera leo. Okay? San sila nagkakaparehas ni Kat? Si Kat ay nasa family ng Felidae. Ibig sabihin, Felidae, Kat family yun. Okay? Pag sinabing Felis, small cat. Pag sinabing Panthera, big cat. Okay? So, ang scientific name niya is Panthera leo. Kaya mapapansin nyo, halos parehas ang domesticated cat kay lion. Because they belong to the same family and kingdom Animalia. Almost lahat the same sila. These are just example guys. Okay? So, thank you for watching. Subscribe to my